So ito mga boss, may papakita ako sa inyo. Grabe nangyari sa motor, oh. Talagang sunog. Guys, welcome sa ating vlog. So, ngayong araw ay andito tayo sa Barangay 22, Quadra Caridad, Cavite City. Kung ito yung ano, yung lugar na ano, kung saan may naganap na sunog noong April 26, bandang alas 2 daw ng hapon. So, yan mga boss. Nandito na tayo, libutin natin. Kumustahin natin ngayon yung lugar. Kung ano na nangyari after nung nakakalungkot na trahedya nung nangyari nung April 26. So tara guys, samahan nyo ako, libot tayo. Ano ba pinagmula ng sunog dito? Ano daw, bata nagsasaing doon sa lugo. Tapos iniwanan, sumiklabin. Naku, yun ang mahirap. Wala naman tao, hindi yung bata. Kaya siguro hindi alam ng bata yung gagawin, no? Oo, ang bilis ng apoy. Oo, kasi lalo na, malakas pa daw hangin nun eh. Ay, yung hangin malakas din. Oo. Pero nung ano na, gumaganyan na yung hangin, anihan na. Doon naman nadali. Bali, tayo saan ang nasunog? Saan ang bahay nyo dyan? Yung nasunog? Yung bahay namin, hindi nasunog. May pinupunta lang kayo dito? Hindi, bahay namin yun, hindi nasunog. Ayun na yung kulay dilaw. Oo. May bangka yun sa baba. Yun ang nasira, yung ano ng bangka. Yun yung may lalaki doon. Mm. Pero may bahay kami dyan. Sa ano? Dito banda? Yung nakita mong mataas na bahay, yung sirang pinto. Ayun, yun ang sa inyo yun. Yung bahay namin. Yun naman na dali lang taas, pero sa baba. Sige, salamat. So, ayan mga boss, yun daw ang pinagmula ng sulog dito. Sabi ng isa sa mga residente rito sa ano, Barangay 22. Yun, may nagsasayang na bata. Yun, makalimutan ano ata, hindi alam magagawin, kaya yun, walang kasama yung bata, so yun daw ang pinagmula ng sunog. So yun mga boss, puntahan natin yung pinakadulo ng naapektuhan ng sunog. So ayan, makikita natin yung ibang mga residente, siguro mga bahay nito. Ayan, kinukuha na lang nila yung mga pwedeng pakinabangan. So talagang mga yung tinatawag nilang kalakal na lang yung ano, pwede nilang pakinabangan dito. Papakilo nila siguro para mapera pa. So ayan, yung iba kumukuha pa ng mga ano, mga kawayan doon. Pwede nilang pakinabangan. Kaya guys, ito yung pinakadulo nung ano, naapektuhan ng sunog. So tara, puntaan natin. So ayan guys, nakikita nyo talagang ano, talagang nakakaawa at pag talagang sunog ang naging
ano nga, sakuna, talagang yan. Lalo na yung mga bahay, dikit-dikit. So, ayan. So, ayan mga boss. Yung nga, pinukwento ni ate yung nangyari. Nangyari yung sunog dito sa Barangay B 22 sa Cuadra Caridad. So yun mga boss, correction pala, April 27 nangyari daw yung sunog. Hindi pala 26, April 27, alauna ng hapon. So ayan yung kinukwento ni ate yung mga nangyari. Doon nag-umpisa ang apoy. Eh, ang bilis ng apoy gumana, ilang bahay na lang. Bago yung hangin po maganito, nag-norte siya. Kaya yung apoy, imbis na papunta sa dulo, gumana ng apoy. Kaya nadali to lahat dito. Bago nung bandang hapon naman, yung hangin naman, nanggaling naman, humihin, pamihan. Kaya naman, bumalik naman yung hangin pa gano'n. Kaya nadali yung banda rito. Pero te, wala namang nabalitang nasaktan o namatay. Wala namang nasaktan. Kasi alerto agad, sinuna ang safe yung buhay nila. Mas maganda nang i-safe yung buhay kaysa sa mga gamit. Ayun guys. Yun ang nangyari. Tandaan nyo guys, di bali ka ng masunugan ng bahay, huwag ka lang mamatayan. Kasi ang buhay natin, iisa lang. So ang mga bahay, yan, mga gamit. Salamat. Yung mga gamit natin, mapapalitan pa yan. So yung buhay, isa lang yan. Kaya pasalamat pa rin tayo kahit paano. Walang nasaktan o namatay dito sa nangyaring sunog sa Barangay 22 Cuadra Caridad na Cavite City. So ayan guys, tingnan pa natin yung ibang ano, yung ibang lugar na naapekto ng sunog. So ayan guys, meron tayong mga boss dyan. Ayan guys, yung mga residente rito na ano, ayun, na yun nga, nahingi sila ng tulong. Saan ang bahay niyo, boy? Saan ang bahay niyo? Nasunog rin yung bahay niyo. Ayun, yung mga bata nakakaawa din. Halos. Ginagawa na lang nila. Naghahanap na lang sila ng ano, mga pwedeng pakinabangan. Ano gagawin niyo rin, boy? Bibenta niyo na lang. Ganun. Ayun, katulad niyan. Yan si kuya. Ngayon, may dala-dala. Papakibin niya yun. Ayan guys, oh, hanggang ngayon, may nag-aano pa rin, may nagbabaga pa rin. Sa kawayan, alam mo naman, di pa tayo mag-aano mo lahat. Halos uuling na lahat. Okay, okay, huwag na pakalit ka na dyan, maraming tao mong dala. Magpasip ka lang. So ayan mga boss, nakikita nyo, halos uuling na lahat yung nasa tubig yan, sa dagat, tabing dagat na to. Yan o, kita nyo o, mga uling na. Yan, yung ibang mga ano, nagbagsakan na rin. May blogger din. So ayan guys, yung mga residente rito, ayan. Ayan, nakaway pa sila. Sa kabila ng nangyaring ano, masasaya pa rin sila.
At wala sila sa kanila sigurong napahamak. Di bali nang masunugan ka, wag ka lang mamatayan siguro ng mga mahal sa buhay. Mas yun ang magandang ano, nangyari pa rin sa buhay mo. So ayan, makikita nyo guys, ayun. Di natin alam kung ano ginagawa nila. So ayan. So ayan mga boss, makikita natin sila kuya at nag-aayos sila ng kanilang mga yun, naapektuhan ng sunog. So ayan, makikita nyo guys sa video, ayan. Pinipilit pa rin nilang ayusin yung mga nasira, yung naapektuhan ng sunog dito. Yung tangke ng gasol, doon nag-umpisa. Siyempre ang kuryente. Oo. Oh. Yung tuloy-tuloy na. Ang bilis ng apoy. Wala. Kasi ano eh, dayaan na nila yung tangke. Sabon agad, magtagunan sa dagat. Malaga ang mga dagat. Yan yung akin, may sira pa naman ako yung kubo. Kaya saan yung bahay mo? Wala na. Ah, doon pa ba? Ah, wala na daanan. Oo, yung sira sa daanan. Ah, nasunog na rin, oh. Yan yung isang bata. Nasunog din ba yung bahay nyo? So, yun guys. Yung isang bata, nasunugan na rin ang... Hindi ko lang kung saan yung banda yung bahay niya. So, libot pa tayo. So, ayan mga boss. Ito yung ibang, siguro mga residente sila rito. Mga residente kayo dito? Dito rin kayo nakatira? Worker. Yun. Yung mga worker daw dito. Bali, siguro kinukuha na lang nila yung pwedeng pakinabangan. So, ayan. Magagamit pa nila yan. Katulad ng isa si kuya, ayan. Talagang minamaso niya yung bato para makuha yung bakal. Yan na yan, papaano mo? Papakilo? Yan, papakilo mo yan? Gagamitin pa yan eh. Ah, gagamitin pa. So yun guys, di pala nila papakilo yun. Gagamitin pa. Mga workers lang pala sila rito. Siguro ito yung may-ari ng bahay, pinaano lang. Pinakuha yung mga pwedeng pakinabangan. So halos wala na rin kasi halos bakal na lang din papakinabangan dito yung mga kahoy, sunog na. And guys, so halos uling na rin. Yung Barangay 22 Quadra Caridad Cavite City. Inuulit ko lang, nangyari pala yung sunog April 27 pala, alauna ng hapon. So ayan, pinagmulan daw nito ay yun, doon sa may bahay na ito. Turo mo mag bahay na yan. Yun nga, may nagsasayang daw na bata. Ito ng isang residente, iniwan daw nung bata yung sinasayang. Tapos ang ginamit niya ay gatong lang. So ayun, siguro, hindi natin, ang kwento nila, ay nalaglag daw siguro sa baga. So ayun,
lumakas yung nga, yun ang pinagsimula ng sunod. Pero ang sabi ng iba, nagapa naman daw. So, hindi nila alam. Parang meron pang ano, natira. So, yun. Hanggang sa lumaki na ulit yung apoy. So, ayan guys. Nakakaawa. So, sana may makarating din to sa ano, sa yun nga, para makita na matulungan sila sa nangyari sa kanila. So ayan guys, lagi nating tatandaan na isa lang ang buhay natin, so dapat nating ingatan. Yung mga gamit natin, mapapalitan pa yan. Mga kung ano mang gamit na meron kayo, so yung buhay isa lang. So lagi niyong tatandaan na mag-iingat kayo. So yun lang guys, shoutout sa inyo lahat. Hanggang dito na lang ang video. Peace.